Hello! Kumusta po kayong lahat? Tagal natin hindi nagkikita, no? Pero alam niyo, mga kapatid, kanina nung kumakanta po tayo, talagang nakaka-bless. Kasi lahat po ng kinanta natin, mayroong great, greatest. Diba? Napaka... Parang kung titignan natin, parang ang ganda ng line-up, bakit may ganun word? Parang naging principal word, greatness. Dahil po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pagmamahal ng Diyos na talaga namang kakaiba. Talagang angat na angat para sa ating lahat. Amen? Na-bless po ba talaga tayo doon sa mga kanta? Nabibless po ba tayo sa lahat ng ating mga ginagawa? Nabibless po ba tayo sa lahat ng ating mga iniisip para po sa ibang tao? Kung titignan po natin, parang series ng February, di ba? Love Month. Pero... hindi po ito para doon sa mga nagmamahalan. Ito po ay pag-ibig sa ating kapwa. Ang ating tatalakayin po. Kaya gusto ko pong ibigay sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon para sa ating lahat. Bilang una sa aking pagsimula po, gusto po kong basahin natin ang 1 Corinthians 13:13. Isang verse lang po ito. Sabi po dyan, "And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love." Amen? Napakasarap pong pakinggan. Gusto kong ikutin lang po natin ang ating imahinasyon o ang ating kaisipan doon sa text po natin lahat. Kaya... tayo pong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin ang ating teksto ngayon. Buhay na Diyos at mapagpalang Ama, maraming salamat po dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na pumarito sa iyong bahay-sambahan upang makinig ng iyong mga salita, mapag-aralan ang iyong ibig sabihin o ibig ipahiwatig sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ay itarak mo sa aming puso, sa aming isipan at kaluluwa ang mga mensaheng ito upang sa ganon ay magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Magamit po namin sa aming kapwa, sa aming mga pamilya. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan. Amen. Pa-upo na po tayo lahat. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, ito po ay pinamagatang Love is the Greatest. Sabi ko nga po kanina, God is a great God. How great is our God? Ha? Love is the greatest. God is the greatest. Wala naman talagang higit sa Diyos, di ba? Sino ang higit pa sa Diyos? Tanong ko po sa atin lahat. Wala na. Walang wala. Diyan na po, nakikita po natin sa ating title po ay nagpapakita lamang na wala na pong hihigit pa sa ating Diyos. Love is in God's plan. There is a time for love. Ne? Gusto kong basahin po natin ang Ecclesiastes 3 verse 8. Sabi po, "A time for love to love and a time to hate. A time for war and a time for peace." Nakaplano po lahat 'yan. Pinaplano po ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Para po maramdaman po natin kung anong klase ang pag-ibig niya sa ating lahat.
bakit po mayroong sinasabi, love is the greatest? Ito po ang ibig kong sabihin. Ang kasi po, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang katapusan, walang pag-imbot, hindi siya nagagalit, at hindi siya nagkakaroon ng yung paghihinagpis. Napakabilis niya magpatawad. Diba? Napakabilis ng Diyos magpatawad sa atin kahit po tayo ay mga makasalanan. Gusto ko pong basahin din po natin. Gusto ko pong iparinig sa inyo, babasa sa inyo ang 1 Corinthians 13:13. Nangangahulugan po ng at ang love ay mas higit pa sa pananampalataya. Kung naniniwala po ba tayo doon, ang pagmamahal ay mas higit pa sa ating pananampalataya. Yan po. Gusto ko pong ulitin ulit sa inyo ang 1 Corinthians 13:13. Napakahigit po ng pagmamahal. Napakahigit po ng love kaysa ating pananampalataya. Alam niyo po, sa Bible, mayroon tinatawag po tayong the greatest subject in the Bible. Mayroon po yan. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo. A subject that affects all people. Sabihin po, lahat po tayo, dito sa Bible po, binabasa po natin ang Bible, ay naapektuhan po tayo. Lahat po ng tao ay naapektuhan. Kasi po, masakit, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng pagtuligsa sa ating buhay kasi tayo nga ay makasalanan. Pero, ang pagmamahal pa rin ng ating Panginoong Diyos ay andyan. Ang pagmamahal po niya, ginagamot po tayo, kinukonfort niya tayo. Dahil doon sa kanyang mga salita, kailangan tayong masaktan, kailangan tayong maparusahan para tayo ay matuto. Wala pong natututo na hindi nahirapan. Po. Alam niyo po, sa totoo lang po, sa aming pag-aaral, napakahirap pero natututo po kami. Natututo po yung mga instructor namin sa amin. Ay, okay po. Talagang grabe ang natututo po sila. Isa pa po. A subject that has life-changing power. Ayun, di ba? Talagang napakalakas po ng ang power ng Bible. Huh? Power to change your attitude. Siyempre, yung ating attitude, di ba? Power to change your marriage. Bakit? Bakit na-change yung marriage? Siyempre, pagagandahin niya po yan. Di ba? Nung nasubukan nung kasama ako sa pagkakasal, yung isang kandila, dalawang kandila, anong ibig sabihin nun? Binag-isa. Pinatay yung dalawang kandila, tapos isinindi doon sa isa. Ngayon, kapag ang isang kandila ay namatay, isisindi niya para maging comfort doon sa isa. Ganun din. Kaya, napakaganda po. At tinuturaan din po tayo sa ating marriage, sa relasyon ng mag-asawa. Power to change your church. Oh. Tayo po yun. Church, tayo po yun. Ang ating sarili. Eh? Ang ating sarili. Hindi po sinabi dito na lilipat ka ng church sa iba. Power to change your church, tapos lilipat ka sa iba. Hindi po. Binibigyan po tayo ng Diyos ng power, ng lakas, para po maiayos po natin ang ating simbahan, ang ating pakikipag-isa sa church.
Power to change your future. Diba? Napakaganda talaga. Bakit po nakasali po ito? Future. Eh, siyempre, ang Diyos naman, hindi naman siya magbibigay ng ikakapahamak natin, di ba? Papaluin niya tayo. Papaluin niya tayo. Pangangaralan niya tayo para po maituwid doon sa landas na ating tatahakin. Maalala ko lang po nung nabubuhay pa ang tatay ko. Kasi po nung pagdating namin dyan sa Durabil, ay ano po yan, wala kaming gamit. Wala akong walis, wala akong dustpan. Tapos humihiram ako, ay akong pahiramin. No? Pero sabi ng tatay, ang ginawa nila sa'yo, ay huwag mong gagawin sa kanila balang araw. Puro talahib po doon. Tapos, nilinisan niya yung lugar na yon, yung kinatatayo ng shop ko ngayon. Sabi niya, pagdating ng araw, pakikinabangan mo ito. Alam niyo po, totoo yun. Ang magulang, talagang binabago niya. Kung makikinig tayo sa kanya, babaguhin niya po ang ating future. Babaguhin po ang ating kinabukasan. Lalong-lalo na po ang Diyos. Pag makikinig po tayo sa kanya, Pastor Boy, pag makikinig po tayo sa kanya, hindi tayo mawawala sa church. Hindi po tayo mawawala sa ating tahanan. Diba? Napakaganda po yung tahanan natin. Napakasarap po dito sa tahanan natin. Amen? Introduction pa lang yan. Okay, mga kapatid. Ito po ang dadalhin ko po kayo at lalakbayin po natin ang ibang mensahe ng ating Panginoon. Ito po may inihanda po ako dito na dalawang puntos na gusto ko pong maisabuhay po natin, makuha po ninyo. Point number one po, God's love for us without condition. Sir, yung ano po? 1 John 4:10. Sir, pwede pa sa Tagalog para kasi ayan. Basahin ko rin sa English. This love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a stoning sacrifice for our sin. Sir, sa Tagalog, para mas okay. Yan. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin. At sinugo ang Kanyang anak na pampalubag-loob sa ating mga kasalanan. Nako, mga kapatid, tayo po talaga ay makasalanan. Subalit, ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos ay hindi po niya ipinagkait. Hindi po niya hinayaan kahit alam niya na tayo po ay makasalanan. Ba? Ang Bible po, ano po yan? Love letters po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sulat po niya. Yan. Kahit po tayo ay makasalanan, minahal niya po tayo agad-agad. Hindi niya po tayo pinabayaan. Bakit po? Dahil alam niya na magbabago tayo. Alam niya na babaguhin niya tayo. Amen? Basahin po natin ang Romans 5 verse 8. Gusto ko pong malaman po natin. Sa Romans 5:8 po, ay pinapakita po dito kung ano ang pagmamahal ng Diyos sa atin. No?
Sabi po diyan. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayon na aring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? Tingnan niyo po. Naging perpekto po ang mananampalataya, tayong mga makasalanan, sa paningin ng Diyos. Tingnan niyo po. Kahit tayo makasalanan, naging perfecto tayo sa Kanya. Nang ialay ni Jesus ang buhay niya sa cross. Amen? Ito kung iisipin po natin, magliligtas po tayo ng ating pamilya. Tapos may higing na kapalit. Hirap na hirap po tayo. Pero po ang Diyos, ang ating Ama, hindi niya po ipinagkait sa atin ang buhay ni Jesus ng kanyang anak para po sa ating mga makasalanan. God's love sent us, Jesus, to the cross. We will be never separated from His love. Romans 8, verse 38 to 39. Ito po ay nagpapatunay lamang na ang Diyos ay hindi nagkakait sa ating lahat. Sabi po dyan, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga makapangyarihan. 29. Kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? Hindi po tayo mahihiwalay dahil sa kanyang pagmamahal. Minsan, napakasakit lang isipin, no, na tayo mismo ang gumagawa ng paraan para mahiwalay sa Kanya. Marami po akong nararanasan, marami po akong nakikita sa aking paglalakbay na marami pong tao na kung ano-ano ang mga ginagawa nila sa kanilang buhay. At kung makakarinig sila ng kanta, ng worship song, pinipihit nila. Iniiba nila. Dahil po ayaw nilang makinig. Gusto nilang sila mismo ang humihiwalay sa Diyos. Inihiwalay nila ang kanilang sarili. Dapat po tayo, huwag po nating ihiwalay ang ating sarili sa Kanya. Dahil po, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama, ay itinatarak niya ang kanyang pangmamahal sa ating puso. Tingnan po natin ang Romans 5:5. Sabi po dito, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.
ano kaya ang mararamdaman natin, mga kapatid, kung ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa atin? Siguro dapat mahiya po tayo, no? Dahil po doon sa pag-ibig niya ay nababago tayo. Gustong-gusto niyang baguhin tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Mahal niya po yung mga napakahirap mahalin na tao. Mahal ng Diyos ang mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. Napakabilis po niyang patawarin at hindi po siya naghihinakit. Bakit po? Dahil doon nakatutok, dahil doon nakabuhos ang pag-ibig niya. Binibigyan po tayo ng pag-asa. At siyempre, ang pagmamahal niya ay tinitignan, tumitingin sa iba. Tayo rin po, subukan po natin sa ating sarili na tignan din po natin ang iba. Dahil po minsan napakahirap po na matignan o makita ang ating kapwa na malayo sa Diyos. Subalit, binigyan po tayo ng pagkakataon. Binigyan po tayo ng lakas, ng otoridad para po makuha sila, para po mailapit sila sa Diyos. Amen? Tahimik. Amen. Talagang tahimik. Sige, makinig lang po tayo. Kahit ang palakpak lang sa huli, mas gusto ko po yun. Dahil gusto ko po lamang ibahagi sa inyo. Gusto ko pong ibahagi ang pagmamahal na ito, hindi lang po pagmamahal sa pamilya, hindi lang po pagmamahal sa isa-isang tao, kung ito po ay pagmamahal natin sa lahat. Tingnan po natin ang point number 2 ko, sir. God's love in a harvest. Alam niyo po, pagka na ipamahagi na po natin ang ating pagmamahal, nagawa na po natin ang inuutos ng Diyos, siyempre, nag-harvest po tayo dyan. Nag-harvest po ang Panginoon din. Kailangan. Pero napakahirap pong mag-harvest. Doon po sa amin, kapag ka mag-harvest ka ng palay o kaya mais, dati nakikiharvest po kami ng mais, dalaw-dalawang hilera, napakakati. Sobrang kati talaga, susuotin mo yun. Para po may pambili po kami ng damit sa Pasko. First, gusto ko pong basahin natin ang 1 Corinthians 13:1. Ito po ay napakahirap bigyan po nito ng kahulugan. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging panso na tumutunog at patingaw na umaalingaw-ngaw. Bakit po? Dapat po, pag tayo nagsasalita po talaga ng ayon doon sa salita ng Diyos, ay may nangungunang pagmamahal. Minsan, yung approaching ba, yung i-approach mo lang ang tao, tapos kung ano yung nakikita nila sa'yo,
Dapat palagi kang naka-smile. Si Pastor Jerry lagi naka-smile yan. Tapos Pastor Jay. Kahit tulog. Kahit tinutulogan ako. May natutulog dito, no? Okay lang yan. Minsan, maganda yan kasi, ang boses ko po talaga, nakakapag ano yan, parang nanghihili yan eh. Opo, kasi yung mga tao ko minsan, pag sinisermonan ko, natutulog sila. Bakit po? Yung boses ko daw, parang boses ng isang anghel. Eh? Tignan nyo. Pero, wag dito po tayo, wag po nating intindihin niya. Dito po tayo mag- mga kapatid, wag po tayong gumamit ng mga salita na hindi po nakakapagbigay ng katuruan sa ating kapwa. Eh? Wag po. Dahil tayo na po ay binigyan ng binigyan na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ay sigurado pong tayo rin ang makakaakay sa kanila. Right? Sabi po dito, batingaw. Gusto na tayo pa, gusto po natin magbatingaw-ngaw, pagarang ganon. Wag naman. Huwag po natin gawing batingaw-ngaw ang ating mga masakit sa tainga po yun eh. Dahil po, ang pagmamahal po ng Diyos ay kailangan po ng mga nawawala-wala sa nawawala wala. Sa katinuhan ng isip. Hindi po, malaki pong ibig sabihin ng katinuhan ng isip. Ang ibig ko pong sabihin dito ay yung hindi po nakikinig sa Diyos. Walang pananampalataya. Yung mga kaluluwa, ligaw na kaluluwa. Dahil po, gusto ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay gawin po natin sa ibang tao. We shall be witnesses. Ipakita po natin, tayo po ay maging mga witnesses ng Diyos sa mga ibang tao. Gusto ko pong basahin ulit natin ang Acts 1 verse 8. Sabi po dito, datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Alam niyo po, yung mga nagba-Bible study sa Masca, nagba-Bible study sa Pangasinan, dahil po doon sa pagmamahal ng ating Panginoon, dahil po doon sa pagmamahal ng Diyos, na ipapadala po sila. Kung walang ibinigay na pagmamahal ang Diyos sa puso ng mga alagad, ng mga mananampalataya ng mga isinugo ng Diyos, ay sigurado po hindi sila pupunta doon. Wala pong pupunta. Ngayon, nagkukumahog, dahil doon sa pagmamahal ng Diyos, nagkukumahog po ang bawat isa para sumama. Para po makuha, para makakuha ng mga kaluluwa na naliligaw, na nawawala. Kaya buong mundo, buong nasyon ang sinabi po ng ating Panginoon. Bakit po? People in hell is craving only na one pa, last pa,
chance. But people in this world wasting millions of chances to know God, to know more what God loves. Tingnan niyo po. Isa lang na, sa isang chance lang, ha? Nagkukumawag sila. Kung, siguro kung ano-ano yung mga ginagawa nila para lang ano, makakyat o makalampas doon sa fire. Pero sa atin, napakarami pong tao na sinasayang lang nila ang chance. Napakarami. At yun po ang gustong gawin natin. Yun po ang gustong pagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nung nag-start ng Bible study sa Pangasinan, ay talagang tuwan-tuwa ako. Napapaiyak. Kasi napakaraming gustong-gustong sumama. Napakaraming puso. Napakalaking pagmamahal na itinalim ng Diyos sa ating lahat. Hindi lang doon po sa sumasama, gayon din naman po yung nakikibahagi ng kadilang suporta para sa isang gawain sa Pangasinan. Napakataba ng ating mga puso. Tumutubo na po yung itinanim ng ating Panginoong Diyos sa ating puso na pag-ibig. Wag lang nyo pong ibigay ang isang pag-ibig sa ibang tao. Mali po yun. Dapat po marami. Tuwing umuwi po ako ng grabe, blessed na blessed ako. Sabi ko, napakagaan. Napakagaan ng aking pakiramdam kapag umuwi po ako. Kahit napakahirap magmaniho ng napakalayo, balikan pa. Alam ko, nararamdaman po ng ating mga kapastoran yan. Si Pastor ko hindi pa naranasan. Pastor Jerry, naranasan na. Sila, Pastor Elmer, Pastor Jay, na magmaniho ng balikan. Opo. Opo. Tapos, isama po natin yan. Doon na po siya titira. Eh? Preaching without love is just a noise. Ito po, ibig ko sabihin, mga kapatid. Ano lang? Ang ganun lang. Ha? Ito, walang pag-ibig eh. Witnessing without love is worthless. At ito pang pinakamatindi. Giving without love is a bad investment. Ano po ito mga kapatid? Baka ma-miss ano nyo po ako dito, no? Opo, hindi po ito ay mga bagay. Hindi po ito bagay na ibibigay mo nang wala kang pag. Ang ito po ay kusang loob na ang yung sarili ay ibinibigay mo para maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi, meron pa. Ha? Dapat ang tayong lahat, ang ating mga sarili. Ha? Ibigay po natin ang ating sarili para tunay, para sa tunay na paglilingkod. Amen? Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Opo, huwag na. Pastor, abutin tayo ng dilim. Sayang po ang panahon.
para magpatumpik-tumpik pa po tayo. Kasi po, alam nyo po, doon sa Pangasinan, kung sino po ang gusto talaga. Amen? Ay, naku, napakabilis na po ng progreso doon. Ang ating engineer, si Brother JM, naku po, hindi ko pa tapos yung isa, dyan yung isang plano. Tapos, ang ating finance naman, winidrawan ako ng napakalaki. Hindi ko pa naman nagagamit. Dahil po, nasa Bible po yun. Kapag ikaw po ay nagsalita na nga po, gawin mo po agad yun. Huwag po tayong patumpik-tumpik pa. Pastor Digar, ano po? Alam niyo po, napaka, ito po ay gawing, wag po natin gawing bad investment, no? Gawin po na, dahil doon sa pagmamahal, gawin po natin good investment. Kasi po, ito po, reaching out in love brings result. Doon po sa ating gagawin, doon po sa ating pag-gathered ng mga kaluluwa, ay sigurado pong may magandang resulta po yun. Eh? Love reaches more people than logic. Amen? Amen? Love reaches more people than talk. Amen? Love reaches more people than training. Love reaches more people than good arguments. Love pa rin. Huh? Mas ma ang pag-ibig po, sinasabi po dito na ang pag-ibig ay mas mahalaga, mas makakagalad po tayo ng mga tao sa ating mga katuwiran o kaya kung ano yung mga ibig natin sabihin dyan. Wag po, ang ibig sabihin po, pagka magsasalita ka, magtitestimony ka, pero hindi naman nila nakikita sa sarili mo, wala rin. Tapos yung mga pamamaraan kung paano mo sila i-win yung soul nila, paano natin ma-winning yung soul nila, yung ating pamamaraan. Ano rin po yan? Kaya, tapos, kahit din po sa napakasarap mong magpaliwanag, ang nakikita na lang nila ay yung kapurihan mo, hindi na yung kapurihan ng Diyos sa puso mo. Wala rin. Glory to God. Glory to God. We must love people as they are. Brothers and sisters, mahalin po natin sila kung ano sila. Dahil po, ito po ang gusto ng Panginoon. This is how Jesus loved. Amen? Ito po ang gusto ng Diyos. Ito po ang pagmamahal ng Diyos. His love can make them what they ought to be. Dahil yun po, ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ay yun ang dapat po sa kanila. Yun ang karapat dapat po sa kanila. The lost people. Siyempre, hindi na tayo lost people, di ba? Winner na tayo. Victory na tayo. Victory ka na. Eh? We are a victory. We are victorious in Him. Eh? At gusto ko rin pong ihayag sa inyo ang isang mito na naranasan din po natin. Ang pagtatayo ng church doon sa Pangasinan ay isang salita lamang.
aking sinabi sa isang pastor natin. Pero po, napakabilis kumilos po ng Panginoon. Ang pagmamahal niya, pinalakbay niya kaagad sa Pangasinan, patungo dito, sa church, sa pumunuan namin. Dahil ang pagmamahal na yan ay naging katuparan doon sa pagtatayo ng church sa Pangasinan. Pagmamahal. Bakit po? Kasi po, yun po ang gusto ng Diyos. Wala na po tayong ibang sasabihin pa. Greatest love. God is love. Napakabilis. Napakasarap ng pagmamahal ng Diyos. Kaya minsan na napapaiyak ako, lalo pagka umuwi na ako doon. Kasi po, natatanong ko rin po sa aking sarili, karapat-dapat ba ako doon sa pagmamahal ng Diyos? Na ang bawat salita na nasasabi natin na mayroong pagtitiwala sa Kanya ay binibigyan niya kaagad ng katuparan. Gagamit sa lahat upang matupad ito. Ano mang klase ng resources na yan, gagamitin niya. Gayun din po tayo mga kapatid. Sa pag-reach natin ng mga kaluluwa, gamitin po din natin ang ating lahat ng mga resources po natin. Huwag po natin ito ipagkait dahil po hindi sa atin yan. Ipinahiram sa atin lamang ng ating Panginoong Diyos. Kung anuman po ang mga resources po natin, gamitin po natin. Ipagkatiwala po natin sa Kanya. Siya po dapat ang maging sentro ng ating gawain. Amen? Pagmamahal pa rin po yan ng ating Panginoon. Ang bawat maisipan po natin, ang bawat gagawin po natin, ay pagmamahal sa atin ng Diyos. Tignan niyo po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Andito tayo ngayon. Kasi alam natin na dito natin mararamdaman ang pag-ibig at pagmamahal na hinahanap natin na hindi natin makuha sa iba. Amen? Sige po. Kunti na lang ang oras ko. Tatapusin ako na po. So, conclusion. Tignan niyo po mga kapatid. When you don't feel love, consider the cross. Napakarami pong ibig sabihin yan. Alam ko, tayong lahat ay nagkakaroon na ng kaisipan kung ano po ang ibig kong sabihin. Ano po ang ibig sabihin. The cross proves God love for us. Eh? Ang cross mismo ang nagpapatunay. And as the Christ of the cross to love others,
through you. Sir, Galatians 5:22. Ito po ang ating last verse. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Amen? Yan po ang bunga. Yan po. Pakatandaan po natin. Galatians 5:22. Yan po ang bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kahit sa ating pamilya, kung pag-ibig po ang ating, bawat sulok ng ating tahanan ay pag-ibig ang nakikita, napakaganda po. Napakasaya po ng tahanan. Napakasaya po ng buhay. Dalin din po natin dito. Kahit dito sa church, pagkapag-ibig ang ating kasama dito, ang ating dala dito, napakasarap din po na makihalubilo sa ating kapatiran. Amen? Mga kapatid, itatak po natin sa ating isipan at ilagay po sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kahit kailan, hindi po tayo mapapahamak. At sabi niya po, hindi rin po siya ihiwalay sa atin. Amen? Tayo po lang ba at tumayo at manalangin? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong pagmamahal na ipinagkalob mo po sa amin. Pagmamahal na kahit kailan ay hindi nagkulang. Pagmamahal na kahit kailan hindi kinapos o nawalan kami ng pag-asa. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, ang iyong pagmamahal lamang ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Nawa, O Diyos, punuin mo po ng pag-ibig at pagmamahal ang aming puso, ang aming isipan, upang ang lahat ng mga kaluluwa na aming makikita o aming mararanasan ay magkaroon din po sila, mabahagian namin sila ng pag-ibig mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Nawa, O Lord, ingatan mo po kami sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Cause I know that your hand is upon me. Oh,
shouting.